Sa totoo lang, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na nandito na ako ngayon sa ganitong sitwasyon. Kahit sa sarili ko, kuminsan, nagtataka rin ako kung bakit. At kung paano ko nalalampasan ang lahat ng mga pagsubok sa buhay ko sa kabila ng pagiging single mom ko. Dito sa akin tindahan na hindi naman kalakasan. Dahil kung tutuusin, ang mga customer ko lang ay dito lang sa aming eskinita. Dahil eskinita lang ang aking lugar. Kaya hindi ganun kalakas kung iisipin mo ang aking negosyo. Kung tutuusin kung makikita nyo ang aking lugar, ay hindi mo iisipin na kukuta ka ng benta sa araw-araw. Dahil kadalasan lang ng mga bumibili dito sa tindahan ko ay mga taga rito lang sa amin. Kaya nagtataka rin ako kung bakit sa araw-araw ay lumalampas pa ako sa kuta ng benta. Kaya madalas iniisip ko na lang siguro, God will provide. Siguro dahil nakikita niya lahat ng hirap at sakripisyo ko sa buhay para sa aking mga anak. At wala akong inaapakan na kapwa ko tao. Ako yung tipo ng tao na ayoko na may nasasabi sa akin ng kapitbahay ko. Kaya lahat ng pakikisama ay ginagawa ko. Kadalasan, kahit sa mga anak ko, sinasabi ko na di bali na tayo ang may nasasabi sa kanila. Huwag lang sila ang may masabi sa atin. Ito sa tindahan ko, kahit na may paskil na ako na bawal ang utang, ay hindi ko pa rin maiwasan na magbigay at magpautang kapag may tao o customer na lumapit sa akin na umutang, lalo na tungkol sa pagkain ito. Dahil ako yung tipo ng tao na may puso sa mga taong may hirap na kagaya ko. Ako rin yung tipo ng ina na hindi ko na iniisip ang sarili kong kaligayahan. Basta mahalaga ay may taguid ko na maayos ang aking mga anak sa araw-araw. Para sa mga anak ko, mas lalo pa akong magiging matatag para sa ikagaganda ng kanilang buhay. Para sa mga single parents at single mom na kagaya ko, be proud hanggat nakakaya natin lahat ng mga pagsubok na dumarating sa atin. And I'm proud as a single mom, proud as a small business owner. Hindi ko man alam kung ano pa yung plano ng Panginoon para sa mga darating na bukas para sa amin ng aking mga anak. Basta ang masasabi ko lang, maraming salamat sa iyo Panginoon sa ibinigay mo sa aking munting hanap buhay.